Cameras din tayo up sa taas natin, okay? Smile! 3, 2, 1, there you have it. Thank you very much. You may now take your seat. Thank you. And may we ask Direct Percy to say a few words for everybody before we continue? Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa response. Nakakatama ng puso. Gusto ko lang invite rin si ang aming writer, si Patrick Tabada na nandun. Kasi karamihan ang pinapalakpakan ng mga lines actually. Hello po, Mr. Patrick! Ano na, come on down, Patrick Tabada. Come on down! Ayan. Anong papalagay na tayo ng seat for writer? Ito po yung pressure kasi you're playing Beauty Queen. So, ibang haurahan yung kailangan na nito. And I'm playing, first time ko mag-play ng isang love interest leading lady. So, the pressure was different but I had so much fun working with Christian and Direk Mercy. Perfect! Yeah, gusto nung gumawa talaga ng film about talking about sexuality, about gender, pero baliktad naman. Galing sa isang POV ng isang straight guy, effeminate guy, na pushing himself na maging straight. Kahit yung family niya, yung mga friends niya, hindi niwala na straight siya. So yun. Congratulations! I think you wrote a very good script. And ang dami talaga ng eksena na nakakatawa. Tawang-tawa ako dun kay Christian, ginaya mo si Marcel Soriano in Latina, in Jacob Bacchat. Do you have her in mind when you did that scene? Actually, that scene was really patterned after Miss Maricel. Yes. Si Direk Percy, klaro na sa kanya, na nung sinabi niya sa akin na gusto kong makita si Maricel Soriano dito. Ayun po. In that dinner scene naman ni Kim Pete, angat-angat talaga siya. It reminded me of Robin Williams dun sa movie nila. Ang galing mo, Kim Pete. Thank you very much, Pauline. You nearly ran away with the movie. Salamat po. So, actually, isa sa peg ko yun eh. Oh, Robin Williams sa si Nathan Lane. So, yeah, pinahanap ko talaga kay Direk yun. So, congratulations everyone. Wala na ako tatanong. I just want to commend everyone. I really enjoyed the movie. Sa ending may sa beach, di ba? Oh. May dance number, may song, amazing ano song number. So I guess ito June, ito na yung umpisa. Ito yung mag-uumpisa para magkaroon ulit ng mga ganito. Pagbabalik. Magbabalik yan sigurado. Okay. Oo. Si Christian. Straight. Straight character si Dali. Na merong gender expression na hindi nagfo-fall dun sa standards ng kung ano dapat ang lalaki, kung ano dapat ang babae. Ayun. So, nahirapan talaga ako at first. Naalala ko, nanghingi talaga ako ng tulong kay Direk Percy, kay Direk June, kay Tito Boy, my manager. Dahil for the first time, nung binigyan ako ng script, hindi ko kaagad mahuli. Hindi ko kaagad mahuli yung atake na na-envision ko para dun sa character. So, maraming salamat po, nagustuhan ninyo. Oo, dahil inaral ko po talaga dahil mahirap po yung itong character na ito. Pero sa pag-aral sa harap ng mga tao, ito, di ako sanay. Pero, sa character ni Angel, sa pag-aura, sa Beauty Queen, yun, everything was new to me. Kaya siguro may hesitance, pero wala eh. Exciting siya pasukin, exciting siya aralin, and I'm feeling a lot of fulfillment with every role that I get to play kasi ang dami ko pong natututunan every time tungkol sa, hindi lang tungkol sa craft, kundi tungkol sa sarili ko rin po. Yeah. Pero meron kang kilala na katulad ng... Pero may mga kaibigan po si Mommy na effeminate pero may asawa at anak, ganyan. So okay lang sa iyo if ever may mandigaw, lalo na parang parang nakakaaliw, di ba? Parang ang saya. As long as sincere yung love and yung intentions po.
Yan. Thank you. At syempre, dahil in my past life sa GMA, ako humawak sa lahat ng projects ni Donna when I was doing promo. Really? So, may special sentimental ano sa akin yung version na yan. Plus, because si Kimpy ang magli-lip-sync at si Kimpy ang ka-love team ni Donna sa show namin na Villa Quintana. So, kaya plakadong-plakado ni Kimpy actually yung bit. No, but I really wanted that version. Oh, yes. I really wanted that version kasi ano eh, hindi makukuha yung magic eh. Tsaka yung innocence. Kasi when Donna recorded that, she was still very young. So, gusto ko rin lumabas yun. Kasi the song is about love at that new control. Tapos ang innocent ng pagkakanta. Alright. Ask. Actually, nung in-offer sa akin ni Derek Percy to, medyo nandun yung nervous. Kumbaga, hindi ko alam kung kakayaning ko rin kasi it's really? Been decades na parang yes, nangalawang ako eh. Yes, more than a decade. Yes. Opo, iba po kasi yung pag sa taping, iba yun sa movie. So, hindi naman ako nagdalawang isip. Basta ako, nagtiwala ako kay Direk Percy. And, kumbaga, sinusunod ko na lang kung ano yung utos niya na kailangan kong gawin. And, awa ng Diyos, naitawid naman namin. None of the scenes talagang kinabahan ka or nag-hesitate ka? May mga ilang scenes po. Yes. Kasi sa tagal ko rin hindi nagawa yung pag- portray ng gay role. So, thankful ako kay Direk na at least nandiyan siya. Sinubaybayan ko. Yeah. Thank you. Thank you, bro. Last lang, sorry. Ako po kasi, bago po ako pumunta sa shoot, I see to it na aligned na yung gusto mangyari ng director ko at yung preparations ko bilang isang actor. So kapag ako po ay sasalang sa camera, kapag gumigilid na yan, hindi ko na nararamdaman yung ano eh, yung kaba. More on, ang nararamdaman ko po yung nararamdaman ng character dun sa eksena. Ayun po. Alright, thank you. Anyway, thank you. I guess, hindi rin magagawa ng kahit gano'ng nakatagal na artista sa industriya. Depende na rin talaga sa director mo kung paano ka alagaan at susuportahan yung character mo. Yeah, thankful ako kay Direk kasi nandiyan siya eh. Kumbaga, sinubaybayan talaga. And open naman siya pag may mga suggestions ako. So, yun. Congratulations, Fad. Kasi, yes, yung pinaka-germ nito, nag-usap kami ni Judas. Napag-usapan namin, what if gawin nating storya ng somebody na in love pero akala mo gay siya. Then pinasa namin kay Fat and then yan na, ang kinalabasan, ang galing. Ang gusto ko dun sa pagkaka-attack kasi yung character ni Kimpy is coming from that perspective. Yung kapanahunan natin, di ba? Talaga unthinkable na ganito kang kumilos pero straight ka. Yung ang dami nating tanong, lalo na pag dati, di ba? Pero sa younger generation, mas madali nilang tanggapin. Diba? Kaya gusto ko yung kahit na yung subtle na hint na si Boyet, ang bilis kagad nakakapit. Pero si Jaime na tatay, hindi. Si Boyet, sinabi kagad. Pag sinabi niya straight siya, di straight siya. Diba? Which is, ito talaga yung generation. Sana yun ang talaga ang mindset ng mga tao. Sumunod na tayo sa mga kabataan na mas open-minded. Diba? Yun, sobra akong natuwa. At saka, testament to yung galing ng mga artista. Kasi, first, pinaka-challenging sa akin was not so much yung comedy. I mean, lahat yan ang hirap. Pero, pinaka-mahirap is, paano ko ibebenta yung love team? Kasi nga, medyo effeminate yung character. Tapos, intentionally comical yung situation. Pero, kailangan mag-root ka sa kanilang dalawa as a couple habang nagde-develop yung kwento. At doon pumasok yung galing nila. Kasi napapaniwala ka eh. Kaya ka nung kinikilig yung mga tao doon sa muntik na maghahalik, alam ko na, wow, na-achieve, love team. Tapos yung dramatic scenes naman, natawid. Yung, gusto ko yung scene ni Katya na mother na kausap ang anak. Napakaliit ng eksena pero nasa gitna ng pelikula, walang iyakan. Pero ramdam mo yung pagmamahal. Pero ang ikli ng scene. Tapos si Kimpy naman, yung mga scenes niya, lagi may comedy.
Kasi gitnan. Kahit papunta na dun sa trama. Oo, tutulo na yung luha mo. Mag-injection siya galing yung ulo ng moisturizer. Which is actually nasa script talaga. Nasa galing talaga ng artista. I mean, yun talaga, tinapatak ko na lang ng camera, natawid na nila. Kay Iyan at sa kay... Malay nyo, bigyan kayo ng idea first ng project na hindi na Bex at talagang yung totoong rom-com na. Okay lang ba na yung fans siniship kayo dalawa? Or attached kayo kaya hindi pwede yung ganun? Personally. Sa akin, okay lang. Okay lang. O, parang single naman si Christian eh. Si Iyan ang parang... Okay po ako. O, kasi pina-follow ko ang IG mo, parang wala naman ako nakikita ang iba eh. Yan ang Christiana lang. Diba, Percy, ano? Christiana. May magic sila on screen at bagay sila. Yun lang po at congratulations.